Ina, mire sakdal ganda, reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking Espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat niningap niya akong kanyang abang-alin. Banal na ina, hiring sakdal ganda, reyna ng langit at lupa, panalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria, ay humihiling na iyong bigyang bakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindi mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan.
ina ng ama ng anak, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salitlahing. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, samantala nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Sa araw pong ito, pinagdiriwang natin ang paggunita sa pagdadala kay Maria sa templo. At makikita natin, no, sa pagdadala sa templo ay nagpapahayag din ng pagtatalaga sa Diyos. At kung titignan natin ang buhay natin bilang Kristiyano, at si Maria ang ating ina at modelo ng bawat Kristiyano, tinuturo niya sa atin ang daan patungo sa pagtatalaga ng sarili sa Diyos. At ang tao nagtatalaga ng sarili sa Diyos ay ibig sabihin noon ay siya'y bukas makinig sa salita ng Diyos. Hindi ang sarili niyang kagustuhan, hindi ang sarili niyang opinyon lamang. Hindi yung sarili niyang pamamaraan lamang.
kung hindi mahalaga sa Kanya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At hindi ba itong pinakita din ni Maria sa kanyang buhay? Sa kanyang pagtugon at pagsang-ayon sa plano ng Diyos sa kanya na siya'y maging ina ni Jesus nung nagpakita ang anghel sa kanya. Hindi ba siya'y talagang totoong ina ni Jesus dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos sa buhay niya? Kaya maganda rin paalala sa atin ito bilang Kristiyano at magandang imbitasyon sa ating patuloy na paglalakbay bilang Kristiyano at pagnanais na lumago sa ating pananampalataya at debosyon, lumingon tayo kay Maria, ang ating ina at modelo ng bawat Kristiyano sa pagtalima at pagsunod sa kalooban at utos ng Diyos. Kaya sana sa buhay natin ay araw-araw na pagpili na sumunod kay Jesus. Ang ating pamumuhay ay araw-araw na pakikinig sa salita ng Diyos at pagsunod nito. Hindi yung sarili lang natin, hindi yung akin lang, hindi yung puro ako lang, kundi para sa atin at kung mahalaga ang debosyon sa atin, ang mahalaga ay hindi yung ako, ang mahalaga ang Diyos. Anong sinasabi niya, anong itinuturo niya, sa niya tayo nais akayin at dalhin. At yan po ang imbitasyon sa ating lahat bilang mga nagmamahal kay Jesus, bilang nananampalataya kay Jesus, at sinusundan natin ang halimbawa ni Maria, kanyang pagtalima, pagyakap at pagsunod sa utos ng Diyos sa kanyang buhay. At hilingin din natin, no, ang paggabay ng mahal na ina sa buhay din natin bilang Kristiyano. Nabigyan niya tayo ng lakas ng loob, bigyan niya tayo ng grasya at ng tapang na sumunod sa Diyos na nagmamahal sa atin. Dahil ang taong nagmamahal sa Diyos, ang taong sumusunod sa utos ng Diyos ay siyang kapatid niya. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid sa araw na ito sa paggunita natin sa pagdadala kay Maria sa templo. Hilingin natin sa Ama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Ang ating itugon, Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria na aming ina. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria ang aming ina. Ang paglilingkod ng mga lalaki at babae, naway ialay na simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, naway dinggin ang tinig ng Diyos na nanawagan sa lahat upang maging banal. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang halimbawa ni Maria, naway magningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating nakakapagpasiglang presensya, manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang mga yumao, naway maging karapat-dapat ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina.
Panginoon, ipagkaloob mo na kami tulad ni Maria ay tumugon ng pagsang-ayon sa iyong kalooban at tuparin ito sa aming mga buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Tinapayan alak ng nasa iyo, di iahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa iyo, pasasalamat ng puso. Kayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong nagkatawan taong anak na tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang magpaganap sa pagkabirhen ay mapagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Hesukristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang-alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagpapala, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama Santo, Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hanap ang pangako ng iyong langin, inaasam sa tuwinay na sa iyong piling. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksit, maging isang bantay. Tayuin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan ko't lagi lingap mo't niyakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Announcement. Sa darating na Nobyembre 23, taon 2024, Sabado, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng maringal na misa sa
taganap na ikalima ng hapon at susundan ito ng prosesyon ng Santissimo Sacramento patungong pambansang Dambana ni San Judas Tadeo sa Malacañang. Nobyembre 24, 2024, Linggo, ang ating maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paghahari ni Jesucristo sa sanlibutan ay sa ganap na ikatatlo ng hapon at susundan ng prosesyon sa palibot ng ating parokya. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming inihiling upang ang pagpapangaral namin, paparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapagintapat na aming paglingkuran, ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy po nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Inaiahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran, bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Mis Padre Jesus,
Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sabisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati ka namin.